Alam mo, yung re-arena rectobank, kung paniniwalaan natin ang datos, ha, mas malaki pa ang laman niyang mineral deposits kaysa sa mineral deposits ng buong bansang Saudi Arabia. Ganyang kalaki ang inaasahan na deposito dyan. Infrastructure projects na ang US attorney? Sa ngayon po, wala na. Lahat po ng naririnig nating mga build at saka mga binibigay ng mga libreng infrastruktura, China nagbibigay. Pero ngayon po, wala na po na ibibigay Amerika. Bakit gano'n? Akala to best friend natin siya. Eh kaya nga po eh, napakahinaman ligaw eh. Mahirap kasi itong naliligaw na ito. Tapos mahilig pa manira. Ang palagi lang sinasabi, in love ka sa akin kaya hindi na kita liligawan. Eh totoo na, marami talaga colonial minded talaga mga Pilipino. Ba't pa ako manliligaw sa'yo, di ba? Alam mo, hindi ko inaalis yung katotohanan na kung magsusurvey ngayon, talagang pabor ang Pilipinas sa Amerika ang mga mamamayan. Kaya nga, napakahaba na itong talakayan para explain natin kung bakit wala tayong interest na makipag-gera sa China. Dahil kinakailangan buksan ang mata ng mga Pilipino. Eh kasi nung sinakop tayo ng Amerika, ginamit nila ang mga public schools para i-brainwash tayo na Big Brother si Amerika, di ba? Eh, Big Brother, eh kita nyo yung kalakalan, napakaliit. Tignan nyo sa infrastruktura, wala na tayo nakukuha sa kanila. Ngayon, gusto nila magbenta ng mga nuclear plants. Pero anong ba nangyari? Sino ba nagbenta sa atin ng bataan na nuclear plant na hindi natin nagamit? Pero si Ningiel, GE, di ba Amerikano yan? Yan ba ang gawain ng kaibigan na nanuhol, tapos ibinenta, ibinild ang kanilang nuclear plant sa lugar na kung saan nandun ang bulkang Pinatubo at bulkang Maribeles na po pwedeng sumabog kahit kailan? Yan ba ang gawain ng matapat na manliligaw? Sa tingin ko po, hindi. No? Ayan. Attorney, nakatakdang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa China at ayon sa balita ng DFA, isa sa mga mapag-uusapan yung pagkukonsidera muli dito sa joint exploration sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Yan yung possible na mapag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Xi Jinping, no, ng China. Nakikita mo ba na sa kabila nitong mga banat ng Estados Unidos, plano nila, parang sila pa nga yung nagpo-provoke para mambuli ang China sa mga bansa na pinapanigan nitong US. Makikita mo na magiging walang silbi or hindi ma-threaten ang China dahil nakikipag-usap ang Pilipinas at may malaking posibilidad o tsansa na baka matuloy ito kasi bukas ang dalawang bansa na yan sa joint exploration. Dapat talaga matuloy na yung joint exploration na yan. Nakita natin kung ganong kahalaga ang energy security. Hindi po pwede na tayo talagang nakadepende sa imported na crudo at langis. No? Kinakailangan hanapin na natin yung tanging yaman na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. At kung kinakailangan yan sa pamamagitan ng joint exploration, dahil meron nga hindi pagkakasunduan doon sa lugar na tayo'y maghuhukay kung nasaan yung ating tanging yaman, let it be. Kasi habang naghihidwaan tayo, walang nakikinabang. Wala na pa. Alam nyo itong joint exploration, hindi po yan bago. Kung titignan nyo po ang mga bansa ng Middle East kung saan nanggagaling ang langis, ang langis po nasa ilalim ng lupa. Tingin nyo ba merong wall yan sa teritoryo ng bansa na itong oil na ito, dahil ito ay tubig, ay liquid form, eh sa'yo yan, ito akin, wala naman eh. Lahat yan, it transcends boundaries. So ang ginagawa nila, nagkakaroon sila ng joint exploration din. So napakatagal na po niyan. Yung joint exploration na yan, nagsimula yan noong tayo nakadiskubre ng langis at paano gamitin ang langis.
So, ganyan katanda na po yung mga joint exploration na yan. So, hindi po kauna-unahang pagkakataon na ang Pilipinas ang makikipagkasundo sa joint exploration. May mga nagsasabi, labag daw sa saligang batas dahil ang pagkakalap ng tanging yaman pang Pilipino lamang. Kung ikaw po ay nandoon sa lugar na meron kang soberenya, sa law of the sea, yung lugar ng Recto Bank, yan po ay sakop po ng continental shelf at ng exclusive economic zone. Ang meron lang po tayo dyan ay sovereign rights, yung karapatan na mangalap ng tanging yaman. So wala pong soberenya dyan. Ang ating mga batas, hindi naman talaga applicable dyan sa mga EEZ at continental shelf. At ang soberenyang desisyon dyan, kung ikaw ay papayag na ang meron kang exclusive right to explore or exploit, i-share mo sa iba. Yan ang soberenyang desisyon. Pero pag nagkaroon na ng soberenyang desisyon, hindi mo po pwedeng i-apply ang lahat ng batas mo doon sa area na meron ka lang sovereign rights. Kaya nga nagtataka ako bakit yung mga iba dyan, alam na alam nila kung anong batas na applicable, ginagamit para magalitin yung taong bayan na huwag tayo pumayag. Wala po tayong soberenya sa continental states. Ang sovereign rights lang po. Ang realidad, attorney, ini-insist natin yung area na yan na dapat tayo lang daw yung lumina, wala nang iba. Pero yung mismong Pag-asa Island natin, hindi na de-develop. Kaya nga eh. Paano, hindi nga natin na-develop yung ano para lumaguyan, ano ng gusto, dumami yung mga nakatira dyan. How much more yung paglinang pa doon sa area na yun na wala nga tayong kakayahan? Alam mo, yung area ng Recto Bank, kung paniniwalaan natin ang datos, ha, mas malaki pa ang laman niyang mineral deposits kaysa sa mineral deposits ng buong bansang Saudi Arabia. Mm. Ganyang kalaki ang inaasahan na deposito dyan. Siguro, natural gas. Pero kailangan talaga natin ang natural gas. Dahil ngayon, the way to go is renewable and natural gas dahil yan ang pinakamalinis na fossil fuel. Talagang yan ang clean fuel na tinatawag. No? Na talagang yan ang inaasahan ng mga Amerikano at mga Europeans para sa kanilang kuryente. No? E mantakin mo, natutulog lang doon. Approve naman talaga na meron tayong natural gas sa area yan dahil ang malampaya na paubos na ang natural gas, e narariyan din sa kabahagi ng continental shelf na yan. Bakit hindi tayo makikinaban ngayon na? Kung kinakailangan itong i-share dahil mayroon naman talagang hindi pagkakasunduan, bakit hindi? Kung papayag naman tayo sa isang just share, no? Sa akin, okay ang 50-50. Diba? Sasabihin nila, dapat 60-40. Eh, hindi nga sakop yan ng ating ano eh, ng soberenya eh. Sovereign rights lang tayo dyan eh. So, pwede na tayong 50-50. Sila gagastos. Ayaw nyo pa ba yan? Oo nga. Bakit? Meron ba tayong igagastos? Oh. Meron ba tayong iambag? Wala naman eh. Sila naman mag-aambag para maghanap eh. Tapos 50-50, hindi pa tayo papayag. Dahil samantalang ang kapalit niya, magkakaroon tayo ng energy security. Uh-huh. May mga bansa, tawagin na natin Estados Unidos, ayaw nila matuloy yan. Eh kasi pag tayo nagkaroon ng energy security courtesy of Russia, of China, ibig sabihin yan, talagang magiging mas malapit tayo sa China. Mm. Baka naman ayaw nila yun at nagseselos. Eh ba't siya magseselos? Ang kalakal niya, 400 billion sa China, sa ating 11 billion lang. Numpak. Ano diba? Bang sadya talaga ng US sa Pilipinas, attorney? Eh talagang number one, ever since, kaya nila binili tayo, strategic value. Kung talaga'y magkakaroon ng presensya at influensya rito sa pamamagitan ng lakas militar, kinakailangan talaga ang Pilipinas. Mm. Pangalawa, kung merong langis nga dito, bay, gusto rin nila yun. Mm-hmm. Dahil sila'y nangangailangan din ng langis. Although marami na silang natural gas ngayon, no? Linalabanan na nila ang Russia pagdating sa production ng natural gas. Grabe, no? Napakalayo nila. Tapos gusto pa nilang umaman pang lalo and gagamitin nila yung militar para mabraso yung mga bansa na yun para makuha lang yung kanilang interes. Yan kasi yung strategiya niya para nga magkaroon ng sapat na kainin ng mga Amerikano. Kaya tayo, isipin nyo muna mga Pilipino ha. Ang interes natin, pagkain sa pagkain ng Pilipino, ano ang impact ng kahit anong desisyon ng gobyerno pagdating dito? Hindi po dadaming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino kung hindi natin pakikinabangan ang langis na narariyan sa Recto Bank. Na-imagine ko, attorney, pag umabot sa punto na magkagera, yung Pilipinas unang matatamaan, sila doon kumakain pa sa Estados Unidos. Alam mo, ilang digmaan na, hindi naman nadaling mainland US eh. Nag-World War I, nag-World War II.
hindi naman sila nakaranas ng gera doon sa mainland US. Totoo Hawaii, yes. Totoo Guam, yes. Pero never ang mainland US, kaya hindi nila alam how it is para maging second most destroyed city during World War II, which is Manila. Second only after Warsaw. Hindi nila naintindihan kung paano naging pulbus ang lahat sa Maynila matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan. Kaya nga yung nanay ko hanggang namatay, hindi sumasakay sa kotseng hapon. Ganun katindi ang kanyang naging karanasan nung gerang yun. Pero attorney, nakikita mo ba malaki ang possibility na papaboran ng Marcos administration o ni Paulong Marcos mismo yung pabor o yung hiling ng Amerika through VP Kamala Harris na magtayo ng mga bagong US military bases dito sa ating bansa? 50-50 yan. Kasi isipin din ni Presidente ano kaya pwede mangyari sa kanya kapag siya'y tumutol sa Amerika. Sa akin naman, yun na nga pa, ulit-ulit kong sinasabi, sige na nga, basta repasuhin, nandiyan na, huwag natanggalin ng MDT, pero yung EDCA dapat tanggalin. Hindi na tayo dapat pumayag na bigyan pa sila ng mas marami pang base militar na magagamit no, sa hinwaan niya sa China. Kasi nga, ang ating pulisiya ngayon, mas makakatulong ang China para paramihin ang pagkain sa pagkainan. Eh bakit natin pararamihin yung mga base militar na pwedeng magamit laban sa China? Bakit natin pararamihin ang mga base militar na magiging magnet para tayo atakihin ang China miski wala tayong hidwaan sa China? Pero yun nga po ang nasa isipan ng Presidente. Paano manatili sa kapangyarihan given yung kasaysayan ng mga Amerika at kasaysayan ng sarili niyang pamilya na dinala sila sa Hawaii imbis na sa Ilocos? Diba? Pwedeng maulit ang kasaysayan, pwede ka matututo, no? So, napakahirap ng desisyon. Kaya ako, magiging supportive ako kung anong desisyon ni Presidente, bagamat alam nyo aking paninindigan. Gaya na naging supportive ako sa desisyon ni Presidente bigyan ng pardon si Pemberton, bagamat tayo nag-convict dyan. Dahil meron pang mas malaking pang-national na interes yung mga panahon na yun, yung pangangailangan natin ng COVID vaccine, no? Maintindihan ko ang desisyon ng Presidente, suportado ko yan, eh. Presidente ko yan, eh, no? Pero, napakahirap po yung desisyon na yan. Inaamin ko po, napakahirap. Okay, at dito sa usapin na ito, attorney, do you think na after nitong China, kasi maliban dito sa joint exploration, kabilang din sa possible na mapag-uusapan talaga is yung sa wreckage or yung sa debris no, na napag-usapan, and marami pa. Baka magselos na naman ang Estados Unidos nito. Mas maganda ba na magpaligsahan na lang sila na magbigay ng regalo dun sa kanilang laging sinusuyo? Dapat ganyan. Yan ang ginawa ni Presidente Duterte. Ako ang suyuin ninyo. Tama. Okay. So tingin ko naman, ganun din ang gagawin ni Presidente BBM. Suyuin nyo ako. Sino mas malaking benepisyong maibibigay sa akin? Pabayaan mo silang magunahan. Pero tingin ko, pagdating sa unahan, eh talagang kuripot yung isa. Kuripot yung isa. Binisita ng vapor, made in Japan, hindi made in USA. Yan, no? Paano ba naman tayong matutuwa sa ganyang panliligaw? No? Pero sa akin po, ay nako. Alam naman po ni Presidente ang dynamics dyan. Sila mismo nagbayad ng napakataas na halaga nung mga nakalipas na panahon. So he knows what he's dealing with. At alam din niya na pagdating sa kalakalan at pagdating sa pamumuhunan, mas maraming maibibigay ang mas malapit sa atin kaysa dun sa mas malayo.